Governor, kumusta po ang aftermath ng bagyong Odette dyan sa inyong lalawigan at gaano po kalawak ang naging pinsala? Sa awa po ng Diyos, hindi naman masyado malaki yung sa amin. Yung north part lang ang medyo dinamaan, pero ang grabe talaga ang Surigao Norte. Ang sa amin po, ang total number of families affected, 45,043. Total individuals affected, 104,237. Ang evacuation center natin, 398. Ang persons injured, isa lang. Ang totally damaged na houses, 32 lang, partial. Kung partially damaged, 225. At yung ibang NGOs na northern part, wala pang kuryente hanggang ngayon po. At saka, opo, pero ito nila meron. Opo, Governor, meron po bang na paulat sa inyo na casualty dyan sa Surigao del Sur, dulot po ng bagyo, Governor? Wala. Awan na dyan. Wala pong casualty. May sugatan lang na isa. Mabuti naman po. Doon talaga sa mama sa pero Surigao. Governor, ano po? Opo. Ano po yung assistance na ibinibigay po ninyo sa mga residente naman po na wala ng tahanan dahil sa bagyo, Governor? Ina-assist namin yan kasi binibigyan namin yan ng depende sa damage. Binibigyan namin ng 10,000-20,000 sa mga totally damaged. Opo. Pero kumusta po yung pamimigay ng tulong ng lokal na pamahalaan, lalo yung relief goods? Masasabi po ba nating sapat ito para sa mga susunod pang araw, Governor? Hanggang kailan po kaya ang itatagal ng inyong supply? Kaya nga nagpatawag ako ng special session ngayon para mag-declare ng state of calamity. Kasi ang problema, lahat ng NGOs, konti na lang ang calamity fund dahil nasa pandemic. So, pero nakapagbigay na kami ng mga food pack sa lahat ng karamihan ng NGOs at saka yung province, nakabigay na ng food pack sa mga yung nag-evac pero nag-CUE naman.